Try po ng ligas. Yan, pinakahanda ka na. Pag nakahanda ka na, patulak mo yan. Pag umilis din at po ng kotse sa tulak, apply po ang gas and then release the glass suddenly. Maanda yan. Normally, you don't release the glass suddenly, is it? But in standing car by pushing, that is the only way. You have to release the glass suddenly. Because unless you release the glass suddenly, hindi siya aanda. Kaya switch on, glass down, second gear, right foot on the gas. Tulak! Pag umulis ng tulak, apply mo gas, biglang release ang glass. Basta binigla mo release, bibigyan tatakbo bigla yan. Kaya lahat na nagtutulak na iwan. Hintay mo kami! Kasi may iwas eh. Biglang tatakbo yung kotse kasi. So that is the way to start the car by. But I mentioned earlier, you can use first gear, second gear, or reverse in starting car by pushing. When do you use first gear, second gear, or reverse? Dapat alam nyo kung anong gear ang gagamitin mo para mas madali. Normally, we use second gear, but you can also use first gear and reverse. When is that? It's Friday evening again. Lumabas ka. Nag-bottom dashing ka, nag-night-clubbing ka, or whatever. Alam mo naman tayo, pagpapag tayo, minsan lumalabas ka, nag-ispa ka, nagpasan-pasan. So, napahaba ang outing mo. Sobrang inom mo, nag-KTV ka, nag-singalong ka, napahaba ang kanta mo. It's 1 o'clock in the morning. Medyo lasing ka na, so gusto mo na umuwi. You go to the parking lot. When you reach the parking lot, ikaw na lang ang kotse na kaparada ro. Dahil 1 o'clock na. Start! Ayaw mag-start ang kotse mo. Start! Dapat, boom! But this time, what you is? Ayaw, start! Ako, Diyos, kumahina ang pag-iriyak ka mo. Paano kaya ni Kotse? 1 o'clock in the morning. Nakot na pa naman ako sa akin. Alam mo kayo naman pa naman ako. Eh, parang mandato ka lang may magtutulak sa akin. Eh, wala ka naman kasama. Tumino sa parking, wala nang tao. Ito na lang, kasi. Eh, alam ka naman matutulog sa loob ng kotse. Remember, it is not safe to be sleeping inside your vehicle kahit na ano mangyari. If you remember, yung tatay ni Jordan, Michael Jordan, ang yaman-yaman ni Michael Jordan, ang kotse ng tatay niya, limousine, nagko-cross-country drive siya, inantok siya. Siyempre, dapat, that's number one rule, pag inantok ka, huwag ka mag-drive. Tumabi siya sa gilid ng kalsada, nagulo siya. Pinatay siya while sleeping. Pinatay siya. Hindi nila alam tatay ni Michael Jordan yun. So, walang magtutulak sa iyo ngayon. Don't worry. You pray. Not God, huwag ba talaga magtutulak ko rito? Alam mo, you always believe in prayers. Basta may problema ka lang, magdasal ka. Sigurado magkakaremedyo yan. After a few minutes meditating, balut! Balut! Nagtitin na lang balut. Alam naman yung, alam mo yung mga bandfredo nito. Okay, pakilapan tayo sa mga ito. Tulog tayo lahat sila yung bisig. Alas 4, alas 3 na buhag. Sigurado bisig sila, balut! Si Jesus naman, ang bilis mo nung magpadala na magtutulak. Okay, balut, ligat-ligat. Pero nakita mo itong balut pendo, maliit na payat pa. Kung hindi ka kumakain ng balut, ah. At di ba, dahil ko na dyan, pag-check kita, magkain mo balut mo? 15 pesos, oh. Ano 15 pesos? Di ba, 7.50 lang yan? Matagal na huwag kayo hindi kumakain ng balut. 35 na huwag kasalina na yun, sir. O, sige, bibigyan ko 10. At talaga, oo, oh, pero may kondisyon. Anong kondisyon? Itutulak mo muna ako. Pag itutulak mo ko, magdala ko at si mo, kahit ang dalawang po, bibili ako. O sige, dahil matumba ng pensa kayo, kahit saan itutulak ko kayo. Kasi, siyempre, mahina magtulak ito ng balik ito. Ha? So, switch on, glass down, first gear ang gagamitin. Right foot on the gas. O,
patulang mo siya kanya. Kahit na 1 meter lang yan may tulang. Basta naramdaman mo lang, kumadyot siya, itchempo mo, biglang rin, tatakadal yan. Ang importante lang, naramdaman lang yung tulang niya. Basta gumalaw lang siya konti, kahit na 1 meter lang, itchempo mo lang ang tulang niya, sina niya ganyan, biglang rin, BOOM! Andal niya. So pag mahinang magtutulang, use first year. Pag marami magtutulang, use second year. Like ito, may na magtulang, switch on, class down, first year. Right to konti ka. Tapos, sige, bilisan mo konti tulang mo, isan niya mo lang, basta maranda mo lang. Pag na-darandaman mo, kinadjute niya, big niya. Boom! So, tatakbo na yan. Mandar na yan. Pag umandar na, dinaliwan ng vendor, bumalik ka. Bumalik ka na nga po kang bibili ka 10 balon. Pero karamihan, tinatabad ka na. Thank you ha, thank you ha. Sa ka na lang ha. Why hindi ka bumalik? Pagdadasal ka niya. Mabangga ka sana. Sigurado, after several kilometers, mababangga ka. At pag nabangga ka, maalala mo. Oh, yan ang apa sinasabi. Kasi tinakbuhan mo yung inventory. Nabangga ka, hindi naman dahil sa tinakbuhan mo. Dahil lasing ka. Kaya lang, may guilty conscience ka. Yeah. So please, huwag mong gagawin yan. Bumalik ka. Yeah. Like if you went out with your wife, tapos na naman, lumabas kayo. And then, napahabang kwento nyo sa party. Bumabot ka ng launa, alas dos. And then, nung pauwi kayo mag-asawa, you start your car, it won't start due to weak battery. So isa sa inyo ang magtutulak. Sino magtutula? Yung wife o yung husband? Siyempre, pareho kayong marunong magmaneho, yung husband ang magtutula, yung wife ang sa loob ng kotse. So, pag wife ang mag-start, siyempre, pag hindi na marunong mag-drive ang wife, siyempre, yung wife ang magtutula. Siyempre, that's obvious. Siyempre, ikaw lang nandiyan. So, siyempre, may na magtutula kang wife, first gear ang gagamitin mo. Either way, husband or wife, magsa ka lang, first gear ang gagamitin. Pero kung wife ang magtutula, ha? Last down first gear, then kahit na konti lang ang andar niya. Pero pag ang husband mo ang magtutula, di ikaw ngayon ng wife ang nasa loob, tumawa ka na rin. Huwag mong inoon pag ang husband mo ang nagtutula. Huwag mong inoon para hindi umandar ka agad. Kailangan makaganti ka sa kanya. Sige, tulak pa! Siyempre, hindi andan, hindi nakaon eh. Yeah. Siyempre, para makaganti ka sa mga kapalpakan niya ginagawa sa iyo. Hindi naman niya alam nagbaganti ka eh. Ayaw ko po, naray! Ayaw ko eh! Tulak pa! Tulak pa! Hanggang lumaylay ng gila. Alam mo, pag mahirap magtulak, pag may heart problem ka, huwag mo gagawin. Mahal-tata ka dyan. With all the weight of the car, pushing, 2,000 kilogram ka, magkakaroon ng heart problem dyan. So, pag nakita mong humihingal na siya, at may konti ka pang pagmamaal, pero talagang pag gusto mo na siyang mawala, pabayaan mo na siya talagang matuluyan. At pag namatay siya, hindi mo sinasadya yun. Namatay siya sa tula. Hindi premeditated dyan. Yeah. Kaya pag husband kayo nagtutula, check mo, iwan mo yan, ha? Iwan mo yan, ha? Pareho tayo naganda ng lecture sa socialize. Iwan mo yan, ha? Para alam niya, baka na paglalaroin ka ng mga nasawa mo. Ngayon, let's say, you are residing a big townhouse complex. Ang unit mo nasa dulong-dulo. Itong kasada. Early morning, start your car at 20 start, you drink battery. So, you have to push the car backward. So, switch on, glass down, reverse D. Then, patulak mo. Pag umilis ng tulak sa atras, apply more gas, biglang reset. Under yan, patras. Pag umandar na, i-break mo lang ulit. Para hindi na lumayo pa. So, pagpara, either first gear or second gear. Pagpa-atras, reverse gear. Ngayon, let's say you are going home to your province.
tumirik ka sa highway, along an isolated highway, walang kataw-tawag tumirik ka sa gitna, and nobody can really push your car. Ha? So bumaba ka sa kotse, i-survey mo yung kalsada, tignan mo kung pantayo pababa, napansin mo after several meters, bababa rin yung kalsada. So pwede kang magpatulak sa gravity. So you get out from the car, you open the door. You push the car from the outside, but do not close the door. And then this, do not close the door. Baka makalimutan mo, bumaba ka, sinarap yung pinto, tinutulak mo sa labas. Siyempre, pagdating ng kotse nito, by gravity, bababa yan. Ay, hindi ka makakapasok. Sandali lang ito. Mahulog sa bangin yan. Kaya dapat pag tinutulak mo yung pinto, nasa tapat mo. Open ito, open. Yan. Pag nakita mo bababa, sumakay. Mas madali makasakay kahit na open ang door, mapapanda mo yan. Kung nakita mo sa bundok, paatras naman, ang baba, malalim siya dito, mas maraming paatras, yun, sa reverse mo. Yeah. So these are all the different ways by which you can start the car by. Which is a common problem, you have to remember this. If you do this tomorrow, 1 week from now, where the lecture is still fresh in your mind, you can still remember. Alam mo, akala lang natin, matatandaan natin yan. Dahil tinuro ko. But 7 months from now, you don't remember this lecture anymore. So, para hindi mo makalimutan yan, i-practice mo. One Sunday morning, when you are not busy, you will come early. Kahit na walang problema yung kotse mo, pwede mong i-practice yan. 7 o'clock, magising ka na, Sunday. Gisingin mo lahat ang mga tagulong ninyo. Alin kayo, magising kayo lahat. Bakit ma? Mag-experiment ako. Bakit ma? Nagdating ako seminar eh. How to start the car by pushing. Gusto ko i-practice yan. Yan. Kung nakatatulong katulong, pwede na. Pero kung isa lang katulong nyo, isingin mo lahat ang katulong ng dapit bahay. Okay lang kami stand by sa kanto. Libre kape kayo, hindi kayo. Yan. So kahit na walang problema yung kotse mo, isipin mo lang may problema. So may nakaapat ka na magtutulong dito, o sige, ready na kayo ha. Hintay lang yung signal ko, magsabi tulak, tulak ako. Like a new driver, you always memorize the lesson. Oh, look ka ba? Switch on, last sound, second gear, right foot on the gas. O, oh, nakakanda nga ako, sige, tulak mo ninyo, o sige, bilisan pa ninyo, bilisan pa, bilisan pa. Pag mabilis na, apply mo on gas, biglang reset. Oh, hindi pa natin, hindi pa. Yan. O, pag nakuha na second, press gear naman, press gear. Press gear naman, susubo ko, press gear. O, reverse naman, reverse naman. O, pag nasubukan mo yan, you will detain. Hindi mo na makakalimutan yan kasi na-try mo. So, that is how you start the car by. Next. You are on the same subject matter. How to extend the lifespan of your battery. Night driving for the first time. Night driving. Iba-ibang night driving. Unfortunately, you have no previous experience at night driving and you were not able to, we were not able to teach you night driving lessons. Because as a matter of policy, we are only after 5:30 in the afternoon. But we can also give you night driving lessons if you request for it kung talaga gusto mo matuto. You might be wondering why. How come you aren't encouraging night lessons? Well, there are several reasons for that. One is for safety. If I'm teaching a ready student at 9 o'clock, 8 o'clock, or 10 o'clock in the evening, and something happened to us, nasiraan tayo, napagda tayo, nawag tayo ng police, we cannot just let the student go alone. It's not safe. Secondly, sa araw maliwanag na, hindi ka pa natututo. Eh, sa gabi pa kaya? Lalo ka siguro hindi natututo. Sa araw, kitang-kita mo na lahat, hindi mo maitutuloy ng manubela. Ginagawa mo siksag ang Metro Manila. Eh, sa gabi pa kaya, wala kang nakikita. Siguro palagi kang akalam, palagi kang matuwi. Sa araw, pag sinabi ko, clutch down, no gas, half brake, I can see whether you follow distraction, whether you really apply brake or not. Eh, sa gabi, anong malay ko nung ginaapakan mo yan? Pag brake, ginagas mo na. Hindi ko alam anong nangyayari sa ilalim. Anyway, the only difference is visibility. You know very well as a new driver, pag hindi na ituto sa'yo, nangangapa ka. So, after finishing 5 days, 7 days, 10 days,
one hour driver has been socialized, nag-graduate ka na. So, nag-drive ka na araw-araw using your own car, nagpa-practice ka. But your drive is only limited during the day. Isang araw, sumobrang kwento mo sa kumari mo, inabunta ka ng 9 o'clock, 10 o'clock in the evening. Hindi mo na-realize gabi na pala. So, pumunta ka sa parking lot, start, last stop, first gear, right foot on the gas. You are now about to move forward. Pero napansin mo, wala akong nakikita. Eh, dati naman may nakikita ako. Ba, hindi yata na iturong sa akin ito. Ba, kailan pa bang iturong sa inyo? Umasok ka sa kwarto mo, madali, manong gagawin mo? Dinapin mo yung switch, hindi daw. Kung nga pala, talagang tangyayong tabo ko. Kung nga kailan ko nga makita ang switch, nasan bang switch nito? Hindi na iturong sa nasan ang switch ng headlights. May pinandun ka, wipe yan ang kumalaman. May tubig ang lumabas. Lahat ang pindutin mo, ipag kumakala, but you cannot discover the headlight switch. Sometimes you will experience this. Kahit na mga lubak, dati ang driver, nagkakamali ka. Pag pinahawak ang kotse, hindi mo kabisado. Ang kotse, rolling kotse mo, pinahawak ang BMW, pinahawak ang Volvo, hindi mo Mercedes, iba mga switch niya. Hindi naman na ituro sa'yo. So kahit anong gawin mo, hindi mo makita ang switch. 30 minutes mo nang hinahanap. Tapos sa katulong mo, nakatabi ko rito, ma'am, ano bang hinahanap niyo? Wala ko kang makialam. Siyempre, hindi mo may sabi sa kanya, no? Ang hinahanap ko eh. Hinahanap niya na ako iniisip. Ma'am, hinahanap ata kayo eh. Siyempre, nakakaya. Hindi makita yung switch. Then you will surely experience all this trouble. Hindi mo may chipping ang driver. Like several years ago, I don't drive. He bought a brand new light smart. In 1992. That was the first time they introduced light, a Corolla light smart. Dati po Corolla maliit. When they introduced this light is yung what? Lahat ng tao bumili ng light is kasi it's so practical. Upon delivery, this religious type of person, I will not drive my car without church blessing. Lahat ng kotse niya pinabibindisyon niya muna. Dati punta pa kami ng Tipolo. Because it is a tradition, when you have a brand new car, you go to Tipolo, the Virgin of Tipolo is the Virgin of Buhay Stav. Pero siyempre, kahit na si Bahan, pwede na. So he went to Santo Domingo Church. Pasa rin, pangin, live, hey, si Bahan ko eh. Bless mo, Bahan. So ano ba siya pare? I am blessing this car for good voyage, etc., etc., etc. Now we will bless the engine. Sabi ng pare. Nasaan bang makina niya? Nandiyan lang yan, pare. Alam mo, yung light is putol yan. Walang muso. Ha? Hindi walang hudyan. Talagang hindi mo alam nasaan ang makina. Hindi niya alam yan, nasaan ang makina. Nandiyan lang yan, pare. Alam ko nandiyan yan. Kaya nakarating ka rito eh. Kaya pwede makarating ka rito, walang makina yan. So hindi niya alam. So sabihin niyo siya ilali. Philip, inanap niya. Ayan, pader, ayan. O sige, buksan mo. Hindi niya alam buksan ang makina. Alam mo naman yung mga kotse, pag pinuksan mo yung wood. Ito, ang makina ng light rays, mga pan, nasa ilalim ng front seat. Kung saan ka nakaupo nandun sa ilalim, yung makina. Para buksan niya, tanggalin mong torno yung mga front seat. Itataas mo lahat ang front seat bago mo makita yung makina. Ay, hindi tinuro sa kanya yan, hindi sinabi. Oo. Oh. So, napahiyakan ko, Lloyd. Ikaw ang mayari ng kotse ito, o parang napel ka lang. Kapag kotse mo ito, hindi mo lang buksan. Paano kung mabibindi siya ng holy water yan? Pagmula yan. Nakakaya. Kaya dapat basta hindi mo kabisado, do not be ashamed to ask question. Like this, my dear friend, 10 years na silang nagtsatsaga sa kotse nilang luma, tulak dito lahat. Pinagtatawan na sila lahat. Kasi talagang bulot na yung kotse. So sa kaya na they dispose, binenta na yung luma kotse. And the proceeds, bumili sila ang brand new kotse. Store na 3 years to pay. Now, the proceeds of that old car, pinag-down payment nila. Upon delivery, you realize, when the delivery brand new car arrives, empty gasolina.
2 liters lang nilagay dyan para mapos sa garage. So, muna mo nagdala mo yung ko ng nearest gas station to buy gasoline. So, pumunta sa station, excited, bagong kotse. Boy, boy, halika! Bakit, sir? Muntak! 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 Yeah. O, sige, lumapit na boy. Sir, buksan mo yung tangke. Yeah. O, ito susi, o, buksan mo. Buksan mo. Sa mga lumang kotse, ito susi yung tangke. O, buksan mo. Sir, wala na mong susi yung mga kotse na yun. Pusboto na po sila. Kasi daming tangki bensin, bilita din yan eh. Para repasok mo yun. Nalagyan mo. Sir, buksan na ninyo. Ito nga susi, buksan mo. Sir, wala na nga susi. Pusboto. Hindi mo nga kita kung nasa ng boto. Napa siya ng buhay na yun. Sir, nasa ilalim mo ng paa nyo. Eh, wala naman siya. Sir, naman sa kaliwang paa. Hindi naman mo sa sapatos. Sa kaliwang paa. Nandito sa kilid siya. Ikaw may ina kaliwang paa. Oo nga, no. Pero dalawang word ang nakikita mo. May push, may pull. O, pinul mo. Ano, bukas ba? Yung hudyo ang nagbukas yun, no? Pag pinun mo yung hudyo, dapat push yun. Ako na nga, ako na nga. Mas barurupahin po ni Kesa. It is not your fault. It is the fault of the delivery person. You know, when they deliver a brand new car, they are supposed to give instruction. Nandito yung switch, nandito yung handbrake, nandito nga, nga. But they will not explain it. They presume that you know. Yeah. You are lucky at present because it's so easy to ask for an information now without losing your dignity. Ngayon, pag hindi mo alam, hindi mo na simple mo, mag-text ka. Rap, nandito ako. Nasa mo yung button dito. Lahat ng kaibigan mo may kotse, pwede mong i-text instant. Matatanggap mo yung message na hindi niya. Oh. So, kailangan doon at PSA. Ngayon, so, umandar na. Karamihan ang ilaw dito sa headlights. Nandiyan ka lang po na kanina pakita yung nahan. So, umilaw na. Ituwa-tuwa ka na. Apply gas, lighting. Piniglang mo rin ito sa kanya. Namatay ang makin na. So, napahiya ka. You raised, that is wrong. Remember, at night driving, it is not advisable to raise that the car with headlights on. You are draining the energy. Kaya patay mo muna ang headlights pag namatay ka sa gabi. Shut off the headlights and then start. Vroom! Last down. First gear. Right button ni gas. Headlights. Namatay na naman. Although the decision, di pwede. But alam na yan, but that is not correct. Shut off the headlights muna. Okay. Shut off the headlights. Start. Vroom! Last down. First gear. Right button ni gas. Headlights. Pangatlong beses na ito. Pag namatay ang pako nito, magpapakamatay na. Masyado akong bobo! Sometimes you feel that way. In your driving lessons alone, ha? Matatapos na kayo. Yung best year na yan, hindi mo na na-perfect palagi ng pamit. At araw-araw naman natin pinag-aaralan yan. Huwag mong binibigla ng release ang kaya niya. Jeff and Jeff, hindi ka makatakbo. Itong katulong na kasama mo, ninervyos na. Mamindi yata kayo marunong makakapasya. Pero mo, makakapasya. Excited ako. Akala ko makakapasya ako. Ma'am, nahihilo na ako. Pababa na ako, ma'am. Hindi na tayo nakaistit sa oras na tayo, ma'am. Huwag kami bababa dyan. Kaya nga kita sinama dyan. Para may kadamay ako. Hindi ba lang nagagraday ko lang kahapon sa socialite? No, ma'am! Bakong graduate ka? Mamaya ko pag mamatay. Ako nag-aalaga sa pamilya ko sa probinsya. Di bali kayo, mayamang kayo, ma'am, kami mahirap lang. Huwag ka nga dyan, si Santi ka dyan. Kaya nga kita sinama para, walang iwanan, walang iwanan. Kahit ano mangyari, magkasama tayo. Mapapatakulin natin yan. Isang oras na tayo, ma'am. Isang oras na tayo. Oo, magdasal ka. So, hawak mo ngayon yan. Alam mo, lahat ang kasakay mo, pag alam nilang bago ka, hindi nilang miss mo nga yan.
To start the engine, you need at least 14,000 volts.